puso ng mga nagbabagang sports balita. Knockout victory. Target ni Pinoy IBF flyweight contender Janriel Casimero sa title challenge kontra Thai champion Amnat Ruenrong. Pint-sized point guard Eman Monfort, kontento sa kanyang pwesto bilang role player ng barangay Miguel. Philippine Sepak Takraw Team, umapila ng karagdagang suporta mula sa mga top sports leaders ng bansa. Russian big man Timofey Mozgov, magsusuot pa rin ng Cleveland Cavaliers uniform sa susunod na season ng National Basketball Association o NBA. Team Japan, pasok na sa quarterfinal ng FIFA Women's World Cup sa Canada. Top seed David Ferrer, laglag sa second round ng Nottingham Tennis Open sa England. At Luxembourg rider Frank Schleck, nag-pull out sa Papa Tour de France. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Ms. Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, knockout victory ang inaasinta ni Pinoy IBF flyweight contender Janriel Casimero sa title challenge kontra Thai champion Truen Rueng sa darating na Sabado. Ito'y dahil batid niya na mahirap manalo sa pamamagitan ng punto sa kanyang ginawang pagdayo sa bansang Thailand. Ang kabuong detalye ay ihahatid ni Sir Ricky Ap Santos ng Sports Radio 918. Nangako si Pinoy Challenger Janriel Casimero na gagawin ang lahat para maagawang IBF flyweight belt mula kay Thai champion Amnat Ruenrong sa darating na Sabado. Sa panayam ng Sports Radio, aminado si Casimero na knockout lamang ang kanyang tsansang manalo, lalo pat lalaban siya sa harap ng hostile crowd sa Thailand. Pero naniniwala 25 taong gulang na Ormoc City Pride na nagkaroon siya ng bintahe sa pagkakaroon ng mas malaking sparmate sa kanyang mahigit na 3 buwang training camp sa Las Vegas, Nevada. Yun lang talaga yung choice natin na manalo tayo. Kaya sana ipagdasal nila ako, mga fans ko, na bigyan ako ng lakas ni Lord para manakaw talaga natin itong laban na yun. Samantala, hindi naman umano magugulat si Casimero kung tumakbo lamang ng tumakbo sa laban si Ruenrong, dahil ganito naman talaga anya ang estilo ng Thai rival. Ang tingin ko, takbo lang talaga yung alaw niya sa laban namin kasi hindi yan siya sumugal ng suntukan sa akin. Alam ko na yan. Kung anda na anda kami kasi yan din yung pinagpapisa namin eh. Ito ang ikalawang pagkakataon na magtatangka si Casimero na masungkit ang IBF flyweight crown matapos na mabigo siya sa title challenge kontra South African champion Muruti Metalani noong 2011. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Sa basketball, buhay pa ang pag-asa ng expansion team na Kia Carnival na makapasok sa playoffs ng season-ending PBA Governor's Cup. Ito ay matapos sa Daigdig to Balls 88-85 kanina upang isara nila ang kampanya sa eliminations sa record of 5 victories against 6 defeats. Kumamada si Kia Import Hamadi Ndiaye ng team-high 24 points at 19 rebounds, pero si sophomore point guard L.A. Revilla naman ang nagsilbing bida para sa team sa kanyang scoring output na 16 markers. Kabilang na rito ang 4 na crucial free throws sa closing seconds ng laro. Dahil dito, kinakailangan na lamang natalunin ng NLEX Road Warriors ang Barangay Ginebra San Miguel sa main game ng doubleheader ngayong gabi upang mapasakamay ng Kia ang ikawalo at huling pwesto sa playoffs. Subalit kung mangibabaw naman ang Ginebra NLEX, ay ang crowd favorite squad ang papasok sa playoffs. Samantala, binaling na ng 4th seed Global Port Batang Pier ang atensyon sa kanilang nalalapit na pagsabak sa playoffs ng PBA Governor's Cup. Ito'y matapos na ma-upset nila ang league leader Alaska Aces kahapon upang isara nila ang kampanya sa eliminations na record na 7 wins
against 4 losses. Narito ang report ni Hanji Caaminho. Ipinagkibit balikat lamang ni Global Port Batang Pier Veteran Center Doug Kramer ang obserbasyon ng ilang kritiko na hindi umano nagseryoso ang Alaska Aces sa kanilang match-up sa BP. Ito'y kahit pa umabot ng overtime ang laban bago umani ng 117-104 victory ang Global Port upang opisyal silang makasungkit ng twice to beat incentive sa playoffs. Ayon kay Kramer, marahil ay may sariling dahilan ang Alaska coaching staff kung bakit hindi nila masyadong pinaglaro ang ilan sa kanilang starters. Kabilang narito si import Romeo Travis. Well, a win is a win, you know, and if they decided to Travis was injured, we were just out there to play. And good thing we won. If we did not that game, that would have been really painful because we lose the points we did. So, part of what we do rather than, you know, anong ginagawa ng Alaska, di ba? I don't think we played our best basketball, but, you know, we were able to clinch the number 4 spot. And it's, I think, franchise best for Global Port. So definitely we've achieved something good. So that's sana ma-carry over yung 3-game winning streak namin into the playoffs. Diba? Samantala, hindi naman itinanggi ni Kramer na tumaas ang kanilang moral matapos ang kanilang top 4 finish sa elimination round. Well, naman, siyempre, di ba? And hopefully, definitely, like I said, sana ma-carry over namin yung 3-game winning streak into the playoffs. We wanted to treat this game like the start of our playoffs. So it's down to what. If you win that game, you'll get twice to beat. If you lose your game, you won't get the twice to beat the advantage. So, it's just good to be to get it out during overtime. Ang posibleng makatapat ng Global Port sa quarterfinals ay ang defending champion Pure Food Star Hot Shots. Para sa PTV Sports, Haji Caaminho, Telebisyon ng Bayan. Sa TBA pa rin, bagamat bihira lamang siyang magamit ng Barangay Ginebra San Miguel coaching staff, hindi naman nagre-reklamo sa kanyang role bilang reserve point guard si former Ateneo Eagle superstar Eman Monfort. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Walang problema para kay Tinsay's point Monfort ang maging role player ng Barangay Ginebra San Miguel. Sa huling laro ng Ginebra kontra Barakabul Energy ay nahirang si Monfort bilang player of the game. Matapos na tumikada siya ng 12 points at 8 rebounds sa loob ng 31 minuto ng paglalaro. Pero bago ang matchup kontra Energy ay 3 beses lamang na nagamit ng coaching staff si Monfort, kung saan tumagal lamang siya ng average na 8 minutes per game sa loob ng playing court. Sana naman kasi I don't complain about playing time. All I want to do is to win. Kasi tumupo lang ako dyan for 48 minutes basta manalo kami. But the coach gave me the opportunity last time and ganun na naman yun eh. When you play, you give it your best and re-repay ka rin for your hard work. And you know, you have faith in God na you know it's in his perfect timing. Mabibigay din sa'yo yung break. So that's what I believe in and you know, nangyari nga sa akin. So yeah, it's all about being patient. Samantala, hindi naman itinanggi ni Monfort na nakatulong sa kanyang PBA career ang paglalaro para sa Barakabul sa ilalim ng patnubay ni former mentor Raiko Toruman. Hinugot ng Energy bilang 16th overall pick noong 2012 PBA rookie draft, kuminang ang karir ni Monfort nang italaga siya ni Toruman bilang starting point guard noong 2013 season. Yeah, he's a very genuine guy, very talagang he's gonna push you to be your best. Actually, same with Frankie. Ganun siya sa akin, like, in practice and in the game. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Ginebra at NLEX Road Warriors sa pinakahuling laro sa elimination round ng PBA Governor's Cup. Para sa PTV Sports 3, Arevalo, Sports Radio 918. Sa chess, naghahanda na si International Master Paolo Bersamina para sa panibagong hamon ng kanyang karir. Ito'y matapos na kumuha siya ng 2 gintong medalya sa 2 magkahiwalay na torneo sa Singapore. Narito ang report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Aminado si International Master Paolo Bersamina na nakatulong sa kanya ang magandang resulta ng kanilang kampanya sa 2 major events sa Singapore. Kamakailan lamang ay nakasungkit ng gold medal si Bersamina sa Asian School Chess Championships at kumolekta rin siya ng 1 ginto sa ASEAN Age Group Tournament. Ayon kay Bersamina,
sa Singapore Showpiece ay nakakuha siya ng karagdagang kumpiyansa matapos na lumasap siya ng kabiguan sa mga nakalipas na torneo na kanyang nilahukan. Nakatulong po siya sa experience. Siguro po, nasanay ako sa love you tour. Nilulukan ako para maka-adjust. Sa ngayon ay nangangailangan na lamang si Bersamina ng dalawang GM norms para maging isang ganap na grandmaster ng bansa. Siguro po next year, meron. Next year na po. Ang 17-year-old Wood Fosher ay naghahanda para sa panibagong hamon ng kanyang karir bilang incoming freshman ng National University. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa tennis, impresibo ang tournament debut ni third seed Alexandra Ayala sa Smirnoff World Tennis Tournament sa Croatia. Nakakuha ng opening round, pinatalsik ng 10-year-old Pinay netter ang nakaduelong si London-based Nigerian Jacqueline Ogunwale sa straight sets 5-3 at 4-2 upang ubante siya sa round of 16 ng girls singles. At hindi tulad ng youth at seniors event, hanggang 4 points lamang ang bawat set na initial round ng age group tournament. Sa kasalukuyan ay nilalaro ng ang Final 16 assignment ni Ayala laban kay Alina Kasatkina ng Russia. Ito ang unang paghataw ni Ayala sa Croatia event kung saan ang mga number 1 players lamang ng under 10 category ang maaaring sumali. Bukod sa under 10, dinoman na rin ni Ayala ang 12 and under tournaments sa bansa. Kung saan umuna siya ng titulo sa Head Junior Tennis Tournaments sa Rizal Memorial Tennis Court bago siya lumipad patungong Croatia. Phil American combo guard Jordan Clarkson handang tanggapin ang anumang role na ibibigay sa kanya ng Los Angeles Lakers coaching staff. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Handang tanggapin ni Phil American combo guard Jordan Clarkson ang anumang role na ibibigay sa kanya ng Los Angeles Lakers coaching staff. Ito'y kasunod ng ginawang pagre-retiro ni two-time NBA MVP Steve Nash at posibleng pagkalas sa Lakers ni point guard Jeremy Lin. Ito ang aking report. Ilang taon mula ngayon ay maghahanap na ang Los Angeles Lakers ng papalit sa trono na iiwan ni iconic superstar Kobe Bryant. Ngunit para kay Phil American guard Jordan Clarkson, iahanda lamang niya ang kanyang sarili kung anuman ang role ang ibibigay sa kanya ng Lakers management. Kamakailan ay nagretiro si two-time league MVP Steve Nash habang expired na ang kontrata ng isa pang point guard na si Jeremy Lin. Isang pagkakataon na maaaring magbuka para kay Clarkson na maging future lead guard ng Lakers. Si Bryant naman ay may isa pang taon sa kanyang multi-year contract at hindi na inaasahan pa na magtatagal ang long-time leader ng koponan sa paglalaro. We'll see, man. I can't tell the future, so hopefully I'm just gonna work hard every day, get better myself. I hope so. Nakapukaw ng pansin si Clarkson bilang isa sa mga maaaring maging future stars ng Lakers nang mapili ito sa all-rookie team ng NBA. Samantala, ibinigyag naman ni Lakers General Manager Mitch Kupchak na malaki ang posibilidad na kumuha pa sila ng point guard sa darating na NBA rookie draft. Ayon kay Kupchak, nakikita na ang pangailangan ng rookie guard naman sa estilo ni Clarkson. Yeah, we like Jordan Clarkson. You know, he was a good player this year on a very bad team. So I don't know how that's going to play out, but we think he has a future. But we also think he can play with, you know, one of these guards in the draft too. Jordan is not a prototypical ball-handling point guard. You know, he'll make plays for other players on the team, but by and large, he looks to attack first. Ang NBA Rookie Draft ay gaganapin bukas sa Barclays Center sa New York kung saan second pick overall ang Lakers. Hawak naman ng struggling team Minnesota Timberwolves ang top overall pick. Training facilities, international exposures ang kulang para maiangat ang kalidad ng sepak takraw sa bansa. Ito ang paniniwala ng pamunuan ng Philippine Amateur Sepak Takraw Association o PASTA, kasabay ng panawagan na sana'y mabigyan sila ng karagdagang ayuda ng mga top sports leaders ng bansa. May report si Ms. Arian Malyare.
Umapela ng karagdagang suporta mula sa mga top sports leaders ng bansa, ang Philippine Amateur Sepak Takraw Association o PASTA. Ito'y kaugnay ng pangangailangan nila ng mas maayos sa training facilities na pwedeng magamit ang kanilang mga atleta. Ayon kay PASTA Secretary General Karen Tanchanco, hanggang sa ngayon ay nakikigamit pa rin sila ng training venue dahil wala silang regular na lugar na mapag-eensayuhan. Talagang ilalaban ko na bigyan nyo naman kami ng defensive training venue. That's why I'm working with City Government of Marikina kung pwedeng maging home na namin sila. Kaya lang talagang siyempre na PSC kailangan i-justify ko pa yung cost ng diet ng, diba, ng venue at saka ng at kung sa Marikina yan, hindi magkano din ako dormitory. Kasi yung dormitory lang ngayon sa Old Friends. Umaasa rin si Caballero na mabibigyan sila ng karagdagang international exposures. Mahasa ang skills sa mga miyembro ng National Sepak Takraw Team. More than anything, it's the international exposure. Sabi ko nga, Thailand and Korea. Kasi sila yung malalakas ngayon. Siyempre, di ba, dun naiintindihan ng mga boys. Ang nervous kasi dito, malaking factor sa kanila yung confidence. Dahil nga limited yung international exposure, yung confidence sila na pareho lang kayong tao. Pareho lang kayo ng skill. So, it's all in discarded. Sa nakalipas sa SEA Games, isang silver at isang bronze medal ang naiuwi para sa Pilipinas ng National Sepak Takraw Squad. Para sa PTV Sports, Telebisyon ng Bayan. Planchado na ang lahat para sa pagdaraos ng 2015 Philippine National Games o PNG. At sa tatlong qualifying stages, una magpapakita ng gilang sa tatlong magkakahiwalay ng sporting arena sa National Capital Region ang mga atleta sa buong Luzon. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tatlong qualifying stages ang ikinasa ng mga organizers para sa 5th edition ng Philippine National Games. Unang sisikad ang kompetisyon sa Luzon Leg sa susunod na Webes sa Rizal Memorial Sports Complex, PhilSports Marikina Sports Center, bago lumipat ang aksyon sa Mindanao Leg sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur sa Setyembre 10 hanggang 14. Itinakda naman ang Visayas Qualifying sa Nobyembre 10 hanggang 14 sa Antique, bago ganapin ang National Championship sa Pebrero ng susunod na taon. Ayon kay PSC Project Director Attorney Maria J. Fe Alano, itatampok sa taunang sports fest ang mga regular sports na athletics, arnis, badminton, boxing, chess, karate do, billiards, swimming, taekwondo at iba pa upang mas lumaki ang chance na makapag-produce sila ng mga future sports icons ng bansa. Sabi ko si Bill Chairman, maghanap tayo ng mas maraming atleta that we can hold their talents in this event para mas malaki ang chance natin na makakuha ng mga national players na mag-compete sa mga international competitions. The Wushu is not here kasi Wushu backed off. The chairman opted to include Arnis, no? In its stead. Because Arnis, as you know, is supposed to be our national sport, so we have to support it. Naniniwala rin si Alano na pagkakataon na ito para makascout ang mga NSA sa mga bagong talento na pwedeng mapabilang sa The Philippine Sports Commission cannot force the NSAs to take this new fund scholars, as you said. But we only have to show them their skills. It's up to the NSAs to pick what they can use for their future. Isa sa mga produkto ng Philippine National Games ay si Pinay cyclist Marella Salamat na kamakailan lamang ay nakasungkit ng gold medal sa Singapore SEA Games. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nasa 3,000 runners naman ang inaasahang magpapartisipa sa Sanitizer Night Race sa PhilInvest Ground sa Alabang sa darating na Sabado. At dahil ganap na alas 7 ng gabi, bibitawan ang karera. Tiyak na mas magiging exciting ang event dahil kinakailangang magdala ng headlight ang mga kalahok
para magsilbing gabay nila sa pagtakbo. Layan ng fund run na makalikom ng 1,000,000 piso na ibibigay naman nila sa napiling beneficiary na Bantay Bata Foundation. Samantala, para magbigay ng karagdagang kasiyahan ng mga participants at fans, inibitaan ang mga organizers para mag-perform sina Yeng Constantino at ang group band na Up Dharma Down at Itchy Worms. The fun is to be really fun, memorable experience for the runners, as we want to keep on going for positive energy and to bring a spark of hope to the children of Bantay Bata 162. Russian big man Timothy Mozgov magsusuot pa rin ng Cleveland Cavaliers uniform sa susunod na season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Magsusuot pa rin ang Cleveland Cavaliers uniform sa susunod na season si Russian center Timofey Mozgov. Ito yung matapos ang exercise ng team management ang option para sa final year ng kanyang kontrata sa Cavaliers. Na-acquire ng Cavaliers si Mozgov mula sa Denver Nuggets noong Enero at siya ay nakatakdang tumanggap ng $5 million na salary sa susunod na season. Ang 7'1 slot man ay nag-average ng 10.6 points at 7.1 rebounds sa nakalipas na season ng Liga kung saan tumapos na runner-up ang Cavaliers sa likuran ng eventual NBA champion Golden State Warriors. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimla ng Sports Radio 918. Ang title bid ng Team Japan sa FIFA Women's World Cup sa Canada. Kanina ay naungusan ng mga Japanese Lady Booters ang Dutch counterparts 2-1 upang umabante sila sa quarter-final round. Unang miscore para sa Japan si defender Saori Ariyoshi sa 10th minute bago dinoble ni midfielder Mizuho Sagaguchi ang bentahe ng team sa 78 minutes. Gumanti ng isang goal sa stoppage time ang The Netherlands at ito ay sa pamagitan ng header ni forward Kirsten Van de Ven. Ang round of 8 opponent ng Japan ay ang Australia. Sa men's tennis, maagang nagwakas ang kampanya ni David Ferrer sa Nottingham Open sa England. Iyay yumukod ang top seeded Spaniard kay unseeded Marcos Baghdatis ng Cyprus 6-2 at 7-6 sa second round. Dalawang beses na nakabreak sa opening set si Baghdatis bago niya dinomina ang tiebreaker ng sumunod na set. Ito ang kauna-unahang match victory ni Baghdatis sa isang top 10 tennister na nakalipas na dalawang taon. Sa women's tennis, pasok na sa third round ng Eastbourne International sa England si second seed Caroline Wozniacki ng Denmark. Ito ay matapos na patalsikin niya si Australian qualifier Jarmila Gadosova sa straight set 7-6 at 6-2 kagabi. Inangkin ni Wozniacki ang opening set sa pamagitan ng pagdomina sa bago siya nakabreak ng tatlong beses sa sumunod na set. Target ni Wozniacki na makasungkit ng pang-24 na career singles title. Sa mixed martial arts, nalalagay sa palag ng alanganin ang pagbabalik sa loob ng octagon ni UFC featherweight champion Jose Aldo Jr. sa UFC 189 fight card sa Las Vegas, Nevada sa susunod na buwan. Ito ay dahil nagtamo siya ng fractured ribs sa sparring session nitong weekend. Nakatakdang makasagupa ni Aldo ang kanyang title defense sa Hulyo 11 si Conor McGregor, pero posibleng makansela ang UFC featherweight championship ng dalawa kung lalutan ng medical test na grabe ang injury ng 28-year-old Brazilian title holder. At sa cycling, nag-pull out sa paparating na Tour de France si Luxembourg rider Frank Schleck. Ito ay dahil kasalukuyan pa siyang nagre-recover mula sa knee injury na natamo niya sa pagpedal sa unang bahagi ng season. Sa katunayan, sa individual time trial, 9th and final stage ng Tour of Switzerland noong Linggo, ay napilitan si Schleck na mag-withdraw dahil na rin sa pananakit ng kanyang tuhod. Ang 35-year-old na si Frank Schleck ay nakatandang kapatid ni 2010 Tour de France champion Andy Schleck. Para sa PTV Sports, Cecil
Radio 918. Alam nyo ba na bago ang taong 1900s, ang mga boxers ay lumalaban ng walang gloves? Noong panahong yon, tumatagal ang isang boxing match ng mahigit 100 rounds at ang bakbakan ay natatapos lamang sa pamamagitan ng knockout. Welcome back po sa inyong paboritong PTV Sports at narito naman po tayo sa ating Sports Chat segment kung saan ay makakasama naman po natin ang ilan sa mga potential na mga basketball players ng Pilipinas na maaari po mag-represent hindi lamang po dito sa local leagues gaya ng PBA at bukod po riyan ay lumalaban na rin po mga ito sa international, kumbaga meron national exposures. At ito pong inyong programang PTV Sports, syempre, ay patuloy po sa pagpapakilala sa talento ng mga batang Pilipinong mahuhusay pagdating sa larangan ng basketball. And recently po ay kakapanalo lamang nila sa ginanap na Second Annual International Invitational Basketball Championships. At itong grupong ito ay dumayo pa po mula sa bansang Guam. At ngayong gabi, live mula dito sa ating studio sa PTV Sports, makakasama po natin ang team ni Coach Francis Cabatu na nag-represent po sa Pilipinas sa katatapos nga lang po na tournament. Magandang gabi po, Coach Francis. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa lahat ng PTV Sports. Kasama ko po ngayon ang mga player ko po sa 14 under and 16 under. Kagaya po ni Jan Thomas Basket, mm-hmm. sa si Sorita. So yun, mga bata po ito, no? 14 under at hindi lamang po yun, pati sa 16 under tournament ay nag-compete din po tayo. At nasa tabi ngayon ni Coach Francis, yung kakabanggit nyo lamang po, no? Itong si Stefano Sorita na siyang team captain ng kanilang koponan. Magandang gabi sa'yo, Stefano. Magandang gabi din po. 16 years old ka na, no? Opo. O, sabi mo, mga batang bata pa to. Pero coach, talagang ngayon pa lang nahahasa na sila international exposures. Sa tabi naman, sa kaliwa ni Stefano, kasama naman natin ang hinirang daw na Most Valuable Player, MVP, ba? Matindi to, no? Si John Thomas Vasquez. Magandang gabi sa'yo, John Thomas. Magandang gabi din po. Ayun, talaga naman, Coach. So, Coach, konting background lamang po nitong tournament na sinalihan natin dito sa Guam. Actually, nag-compose po ako ng mga iba-ibang schools, nag-ano ko ng tryouts. Siguro 3 months ako nagpa-tryout, then na meron akong mga katuwang na mga coaches din. Mm-hmm. Then katulong po namin yung mga parents po nila, nandun po yung motivation namin sa kanila, communication kami sa kanila. Uh-huh. Then nakipag-communicate din po kami sa mga schools para malaman po nila yung magdadala po kami ng Team Philippines. Kasi iba po kasi, sir, yung may bandila kang dadalhin po sa malayong lugar po kagaya ng Guam. Nabigyan po kami ng chance na makapaglaro doon. Ngayon po, ipinakita naman ng mga bata yung kanilang puso, yung kanilang mga tapang. Then yung mga kanilang pride sa kanilang mga magulang. Then natutuwa ko sa mga batang ito dahil pinakita nila yung best nila sa paglalaro. Binigay po nila even a single minute, binigay po nila ng kanilang laro. Even na medyo malawak sa kanila, binigay pa rin nila yung puso nila na hindi nila basta-basta bibigay sa kanila. Uh-huh. Coach, so 14 under, doon tayo nag-champion, overall champion dito. Okay, sa opo. Even dito, it's a 16 under runner-up, first runner-up naman tayo. Yes, sir. Sa even dito. Sino-sino po yung mga, may mga, ano-ano mga bansa po ba yung nakalaban natin dito sa tournament na to? Actually, hindi po lahat nakarating. Mayroon lang mga ilan mga bansa na nakarating, pero natutuwa ako sa mga batang ito, no, dahil kahit even ang mga puro itim ng mga kalaban natin, puro puti, malalaki sila sa atin, mm-hmm. ay halos hanggang balikat lang sila ang mga kalaban natin, ay nandun yung pride nila, nandun yung eager nila maglaro, nandun talaga yung puso na nakita ko sa kanila. Coach, paano tayo paano natin sinelect itong mga batang ito? So nabanggit nyo nga kanina through tryouts, ano? So ano to, nagaling po sila sa different schools? Yes, kagaya po sila ng mga St. Dominic, St. School of St. Anthony, Trinity College of Novaliches, DPS, Diliman Preparatory School, Trinity College, Trinity University of Pisa, and etc. At saka meron pa pong Pangasinan. May Pangasinan pa po. So, Stefano, so since ikaw yung team captain,
So, first time mo ba yung mga ganitong international exposures pagdating sa basketball? Opo. Bale, ito po yung first ko. Ah, first time mo ito. So, ano yung pakiramdam siyempre na nirepresent mo yung sarili mong bansa, Pilipinas, yung nirepresent mo sa basketball championship na to sa Guam? Sa una po nakakakaba, pero habang patagal po ng patagal, parang na-enjoy po namin kung anong ginagawa namin. Tsaka nakaka-proud din po na ma-represent po namin yung bansang Pilipinas. Saan school ka ba? School of St. Anthony po. So doon sa School of St. Anthony, doon ka ngayon, doon ka nag-umpisa ng basketball, parang ganun. Opo, opo. Na nagkaroon kayo ng mga competitions bago kayo nag-screen or nag-try out for coach? Opo. Okay. Tapos yung hindi lang naman na final na MVP, si John Thomas Vasquez, syempre, MVP yan eh. Iba't iba kalaban ninyo. Mga sabi nga ni coach, eh, may puti, may itim, iba't ibang international. So, ano yung, kumusta yung experience mo na sa tournament na yon? Basta inisip ko na lang po kasi yung nakapangalan naman po sa amin yung pangalan po ng bansa natin. Doon ko na lang po din in-inspired. Tsaka sa school po namin. Ikaw, anong school ka naman? Trinity University of Asia. Trinity University of Asia. So, bago kayo sumalang, bago kayo mag-umpisa dito sa international basketball competition na to sa Guam, naglalaban-laban na kayo sa different schools dito sa Pilipinas? Opo. Mm-hmm. So, coach, itong event na to, kailan ba nangyari to yung sa Guam? Nung nakaraan lang, sir, April 25 to May 3. April 25 to this year. This year. Mm-hmm. Sino po yung nag-provide ng support? Ng Yes, katulong po namin dito. Katuwang po namin dito yung mga parents na walang sawa nagsusuporta sa kanila. Mm-hmm. Then yung mga relatives po nila. At saka yung mga schools, mga kanya-kanyang schools, sumulong din sila. And then after this competition, what's next for you? Siyempre, itong mga batang to hindi magtatagal eh, alam mo na, maghahanap rin sila ng yung mga dreams rin nila of playing sa iba't ibang leagues dito sa Pilipinas, PBA, yes. There's siyempre may D-League muna. Yes, of course, kailangan, actually ini-aim nila na maging PBA player din, umpisa muna sila sa schools, then after this, D-League, then commercial league, after this siguro sa PBA. Nandito lang ako sa tabi nila, natutulong sa kanila sa mga basketball career nila. But of course, kahit wala na po itong mga batang ito, tuloy-tuloy lang yung programs po ninyo, yung training program ninyo para sa mga na makikipag-compete dito sa annual competition na ito. Yes sir, yes sir. Kung yung mga gusto mag-sponsor sa amin, ay open po ako. Mm-hmm. Pero marami naman po nakikipag-usap na sa akin na kung mayroon pa po. Actually, kinausap na ako sa Hawaii kung pwede rin daw kami maglaro doon. Eh sabi ko, i-advise ko muna sa mga magulang, mm-hmm. then sa mga schools. How's the competition po? Paano mo di-differ yung competition doon sa basketball championship sa Guam kung compare po natin sa iba-ibang mga sanctioned events? Kumusta yung competition? Actually, napakarami kasi na bago ang rules doon. Uh-huh. No? Wala po tayong 20 doon ngayon. Actually, nagugulat nga ako, nag-adjust na lang po kami. Hmm. Kasi dati, dito kasi sa Pilipinas, apat na quarter. Uh-huh. Doon kasi dalawang quarter lang. First half and second half, yes, lang. Kaya lang, 28 minutes first quarter, 20 minutes second quarter, 20 minutes din. Doon dito kasi sa atin, 10 minutes every quarter. Kaya ganun din naman, kaya lang, mas mahaba yung laro natin dito kasi apat na quarter. Doon kasi dalawang quarter lang. Pero 20 minutes 20 per minutes, quarter. Then marami silang, tapos po yung 24 second shot clock nila, naging 35 shot clock. Kaya yung mga player namin, hindi in-adapt ko na lang, in-adjust ko na lang sila. Then, kinausap ko na lang sila, ganito ang rules natin, kaya ganito kailangan. Saka yung kailangan para maging may 30 seconds shot clock, kailangan dikit, tight defense. Uh-huh. Kaya so, pag malayo siya, wala pong 30 seconds. Kaya sabi ko sa kanila, dikitan nyo para may 30 seconds shot clock. Mm-hmm. So yun, parang pa lang sa US NCAA, no? Na dalawang first half and second half lang. O parang US basketball, uh-huh. compared sa Philippine basketball. Parang sila kasi, parang ang ano nila, elementary, parang high school, aha. college basketball lang. Dito kasi sa atin, ina-adapt na natin kasi yung kalahati sa professional, ina-adapt na yung kalahati dito, yung amateur. Dito sa Pilipinas kasi, yung college basketball natin, parang angat,
Angat. Angat. Kumbaga, European basketball tayo. Mm-hmm. Okay. So, Stefano, itong, syempre, kanina nabanggit natin na malalaki, matatangkad yung mga, sabi nga ni Coach, hanggang balikat lang daw. Pero yung pinakita ninyo, puso talaga dito sa laro to kung bakit kayo nag-champion dun sa under 14. Oo po. Ang sinabi ko lang po sa teammates ko, dapat, future leader ito. Yes. Dapat ibigay lang po nila yung best nila. Tas kailangan po, bigay todo po sila sa bawat minuto ng paglaro. Pag ikaw ba, after this, saan mo babalak mag-college? Balak mo ba sumali sa mga yung collegiate leagues natin, UAAP? Kung mabibigyan po ng chance, bakit hindi po? Gusto mo. Sino ba ang idol mo? Sige nga, idol ka bang player o team o ano ba? Inspiration mo sa paglalaro? Si Calvin Abueva po. Calvin the Beast! Abueva. So gusto mo maging part ng Alaska Aces? Pag ano mo? Opo. Okay. Ikaw naman, Mr. MVP. John Thomas. Ikaw ba, pagkatapos nito, may mga plans ka ba to pag-pursue mo ng college? Saan ba gusto mag-try? Ano na lang po, sa mga nakapasok na lang po ng UAP, sa mga UE na lang po, sa UE. Sa UE, University of the East. Sa UE, ano pala to? Kaya under Coach France. May future talaga itong mga bata ito. Okay, so Coach, ano na lang po? Yung mga susunod po nating plans, meron po ba tayong preparations? Kanina yung napag-usapan natin, this coming of October? Yes, sir. Actually, ibibigay na rin nila yung formal invitation galing from Guam. Ang tawag nila yung GIS, Guam Services Enterprises, yung okay. Sports nila doon. Ngayon po, ibibigay daw nila through Senator and Vice Mayor doon and the Governor doon, through meron silang formal invitation para sa atin. Ngayon, siguro po by this end of this month. Sila-sila pa rin po ba yung makakasama natin this isa susunod na competition na ano? Or magpapatry out po ulit tayo para sa ibang mga gusto na sumali sa team? Yes, sir. Di ba, itong player kong ito, medyo may kunting kulang pa. Dadagdagan ko na lang. Then, siguro, magdadagdag ako ng kunting big mans kasi malalit talaga tayo. Kaya magdagdag ako ng big mans. Mm. Then, saka more or ridiculous training, yung rigid training natin. Ayun, so kumbaga, so sa mga gusto mag-try out, meron pa lang meron po silang chance na makapag ano sa atin, makapag-try sa atin. Yes sir, yes sir. Open naman po ito sa mga gustong sumali at makarating sa Guam. Okay, sige, messages na lang or gusto niyo pasalamatan na ikaw muna, Stefano. Binabati ko nga pala yung mga relatives ko sa Italy, si Mama Ting, si Tito Jeron, si Tita Linda, tas yung si Ate Joanne, tas yung family ko na nandito ngayon. Ayun lang po. Okay, at ikaw naman, John Thomas. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta. Sa mga nasa Amerika, salamat po sa mga binigay niyo din po ng suporta. Sa mga sa Trinity College, sa Trinity University of Asia po. Okay, sige, go ahead. Salamat din po sa mga sumusuporta sa amin na nakapunta po kami sa Guam at tinulungan po kami. Yun lang okay. Po. Coach, mamaya makakakwentuhan pa natin yung ibang mga members natin. Pero kung kayo, ikaw din, may gusto kong pasalamatan, Coach? Sana po. Gusto ko pong pasalamatan yung boss ko sa Trinity, si Dr. Juliet Tuason. Saka sa boss ko po sa St. Joseph College, si Dr. Lopez, si Daes, at saka yung kay Mrs. Daes po. Saka sa yung boss ko po dati sa Lasal, Dasmariñas. Kumusta po? Sana masuportahan nyo pa rin kami sa susunod. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Ako, congratulations ulit, Coach. And more to come. Sana po marami pa po tayong mga competitions, hopefully, international exposures para mas mabandera pa po natin ang ating bansa. Sa tulong po ng Diyos. Maraming salamat po. At sa pagbabalik po natin, mga kaibigan, ay makakakwentuhan pa rin po natin yung ilan pa sa mga miyembro ng basketball team na ito. Kaya dyan lamang po kayo. Huwag po kayong alis. Magbabalik pa rin yung paboritong PTV Sports.
Alam niyo ba na ni minsan ay hindi na foul out sa laro si legendary NBA center Wilt Chamberlain? Naglaro ng kabuuang 1,045 games. Naging maingat sa pag-commit ng foul ang 7'1 American slotman sa pamamalagi niya ng 15 season sa liga. Sa katunayan, nagawa pang umukit ng kasaysayan sa NBA si Chamberlain at ito ay nang kumukul siya ng 100 points para sa Philadelphia Warriors sa matchup kontra New York Knicks noong March 2, 1962. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Kasama pa rin po natin ngayon dito sa studio ilan pa sa mga members ng Philippine basketball team na nakipag-compete nga po sa Guam para sa 2nd Annual International Invitational Basketball Championship. At dito po sa pinakadulo ay kasama po natin si Asaf Vega. Anong position natin sa... Center po. Ah, center ka. And then, sa tabi naman niya ay si Iram Del Rosario. Magandang gabi. Good evening. Magandang gabi din po. Alright. Katabi naman niya ay si Christopher Pesaico. Anong position naman? Shooting guard po. Shooting guard. And of course, si Donnie Position? Point guard po. Point guard. Okay. So kids, mabilis ang tanong. Isa-isa tayo. Kumusta yung physicality, yung laro na doon sa Guam? Sabi nga kanina, matatangkad pa sa inyo. Ikaw muna, Donnie. Sa anong po, parang mas physical po sa kanila po. Mm-hmm. Kaysa sa dito po, na slight lang po yung pagka-physical. Slight lang yung pagka-physical. Okay. Ikaw naman, Christopher, nabanggit mo kanina off the air na mas mabibilis itong mga kalaban ninyo. Opo, mabibilis po sila at mga agresibo po sila. Mas mga agresibo? Pero despite that, nakuha pa rin natin yung under 14. Oo nga po. So talagang ano yung naging inspiration ninyo to win this? Wag lang po sumuko. Puso. Iga nga, talagang baon-baon ninyo yung puso ng Gilas din, no? Ng Gilas Pilipinas. Okay. So ikaw naman, Iram, napakabata pala na ito. Ilan taong ka na? 13 po. 13 years old, may international exposure na agad. Kumusta yung experience mo? Okay lang po. Enjoy mo lang po yung laruan po. Mm-hmm. Saka... nakita ko lang po dun sa Guam, matatangkad po sila saka mabibilis po. Okay, ikaw naman bilang center, Asaf, yung physicality, yung pagkakuan sa rebounds, may kaibahan ba sa mga schools na sa mga leagues na o competitions na sinasalihan natin dito? Meron po kasi this sa liga na po yung nangliit po talaga ako sa sobrang tangkad nila. Mm-hmm. Sa school ko po actually ako na po yung pinakamatangkad pero first time kong nanliit talaga sa mga dahil sa sobrang laki nila. And kayo ba mga nag-adjust ba kayo? Kasi sabi ni coach kanina, dalawang quarters lang. Di guys sa atin dito, di ba? May first quarter, second quarter. Doon, mas mahaba yung shot clock. Tapos, dalawang quarters lang. First half and then second half. May adjustment ba tayong ginawa? Totally po, ang hirap po kasi talaga mag-adjust. Kasi dito po, nasanay po kami first to fourth quarter. Mm-hmm. E doon po, first half and second half lang. Okay. Oh, Christopher? Nag-adjust din po at dahil di po kami sanay doon ng mga larong Guam po. Okay. Ikaw, Iram, sino bang inspiration mo at umabot ka dito? Sino po. Inspiration ko lang po yung sa school po namin saka okay. Representative po ng Philippines. Ayun po. Okay. O baka may gusto kayong mga pasalamatan. Ikaw muna, Asaf, bago tayo magtapos. Pinapasalamatan ko lang po yung lola ko sa Amerika, tsaka si Uncle JR, tsaka yung mga iba pa pong nag-sponsor sa amin, sponsor sa akin sa para makapunta ako po dun sa Guam. Okay. At ikaw, Ira? Pinapasalamatan ko lang po yung si mama po, si nasa bahay po kasi may sakit. Saka happy birthday po kay Pauline Dino po. Saka binabati ko po yung schoolmate ko po sa Sabio. Ayun lang po. Okay, Christopher? Nagpapasalamat po ako sa dalawa ko pong magulang. Dahil po sa kanila, nakapunta po ako ng Guam. At sa mga kaklase ko po dyan at mga kaibigan po. Hello. Okay, and last, Donnie? Pinapasalamatan ko po yung mama ko dahil, at saka yung papa po dahil naman po nila sa budget. Pati rin po sa tita ko na si Ludolin de la Cruz. Happy birthday nga po pala kay Kenneth Miranda. Tapos minabati ko rin dyan yung classmate namin. Okay, thank you very much mga basketball future basketball stars ng Pilipinas. Sa pagbabalik po tayo mga kaibigan, ay sasagutin na po natin yung babasahin na po natin ang inyong mga comments sa atin pong question of the day. Yan at marami pa iba sa pagbabalik ng PTV Sports.
mahalagang impormasyon tungkol sa VFS o Valley Fault System. Ang Valley Fault System ay isang active fault na tumatagos sa Kalakhang, Maynila at kapit nitong lalawigan. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro at kayang lumikha ng 7.2 magnitude na lindol. Apektado nito ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal, pati ang ilang lungsod sa Maynila at ilang bayang sa Bulacan. Ang East Valley Fault ay may habang 10 kilometro at tumatagos sa mga bayan ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Kaya nito lumikha ng magnitude 6.2 na lindol. Iba yung paghahanda ang kinakailangan sa panahong nagbabadya ang sakuna. Makilahok sa mga earthquake drill sa inyong komunidad. Maglista ng mga emergency number. Tawagan. Suriin ang bahay at gusali kung paano mapapatibay. Maglaan ng emergency kit kung kailangan lumikas. At alamin ang pinakamalapit na evacuation site sa inyong lugar. Tandaan, kahandaan ang susi sa kaligtasan. Huwag malito. Dapat laging listo. Nagbabalik ang PTV Sports. Okay, ano po ang ating question of the day? Ang question of the day natin is, sa tingin nyo, sa bangko minang ang NBA career ni Phil-American guard Jordan Clarkson sa piling ng Los Angeles Lakers? Mm-hmm. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via Twitter at PTV4_Sports. Okay, mabilis na basa ng mga comments. Asabig. Alright, go. From Jimwell Menor, sabi niya, mayroon basta tuloy-tuloy lang ang magandang nilalaro niya. From Kevin Garcia, Liavore Chan, oo naman po, Ate Pretty Meg, and kay Kuya Dennis, bakit po wala si Kuya Haji? Ito, ito. Nandito ako ngayon. Babati naman po ang aking mga kapatid sila Warren at Crazy Joy. Salamat po at kay Kyle, Vincent at sa mga classmate ko. More power, PTV Sports. Steve Alvarado, sabi niya, baka mas kuminang siya sa ibang team kung hindi siya makapag-intay. Kung patient siya, malaki ang posibilidad. Sa tingin ko, trade bait din siya ng trade Lakers. Bits. Ah, okay. Mm-hmm. Baka mas maigi sa ibang team siya mapunta. Okay. Ako babasa. Sige. Ako nabasa na to. Si Jason. Nip. Jason Denosta, sa tingin ko po, sisikat yan. Ang ganda po kasi ng mga nilalaro niya, future NBA All-Star yan, promise. Promise. Fan sign naman po, Ate Meg, birthday ko po kasi bukas. Uy! Mag 15 years old na ako. Ha. Please po, more power to PTV sure, Sports. Si Jordan Clarkson, ang type of play niya, dribble drive eh. Mm-hmm. More of a dribble drive. Maker. Okay. From Leonard Lasorada, sabi niya, basta may tatak Pinoy, always yan, may pag-asa, tiwala lang sa talent. Northern Samar fans ng PTV Sports. Hello po sa lahat ng mga taga Northern Samar. Sige, si basta. Rodel Tagwa, o naman, bakit naman hindi? Sige, si Mark Solano. Okay. Sabi niya, syempre meron, since maganda yung piniperform niya sa last game, malaki yung chance na kuminang, wag lang matrade, then mabangko. Mm. Okay. Bilis. Ayan. At least nag-flash sa screen yung mga comments sa Facebook. Medyo na po tayo ng oras kasi napasarap yung kwentuhan natin. Ganun na kasama yung mga bata. Diyan, maraming salamat sa Beau Blends, the House of Silhouettes, Pampered Pooch Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defriend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Waves of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Once again, maraming salamat po sa mama ko. Nako, nanonood ngayon sa atin ng live. Hi, Mama, I love you. Kay Papa, I love you. Kay Ginger, Ate Rose, and of course, sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City, sa De Los Santos family po, dyan sa Nangka, Marikina City. Maraming salamat po sa support po ninyo sa atin. And of course, kay Miss Aisa, thank you very much. Yun. Okay, at batingin ko lang, nanonood sa atin ngayon, Del Rosario and Duldulao family in Tugagaraw, Cagayan Valley. And kay Mr. Don Thomas Fergoso and family, nanonood po sa atin na ngayon. To my wife, Pina, I love you, Prince and Prince Zoe, Mommy Base, Mommy G, Daddy Dan, Mamalaw, kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. So again, maraming salamat sa ating under 14 and under 16 champions sa Guam and more titles and more right. opportunities sa future. Samantala, Sports Radio, maraming salamat. Ako po si Dennis Principe. Next, yes, and Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po yung paboritong PTV Sports. Bye-bye.